Good day, good morning, good evening sa inyo mga kasbigitik. Nandito pa rin tayo, syempre kay Budgets Bike Kawit. At may bago tayong bike check. Eto, si Double Tail ni Betta. So bago natin simulan to, don't forget to like, comment, and subscribe mga kasbigitik. Meron tayong TikTok, Facebook page, and syempre dito sa pinapanood mo na rin ngayon. Alright, simulan na nga natin to. So eto na nga, si Double Tail ni Betta. Napakaganda rin ito. And simulan na nga natin. Ayoko nang patagalin to. Simulan na natin sa kanyang top tube. Dito sa kanyang top tube, may makikita kayo dito, keeper. So ayan, keeper. Dito may nakalagay dito, Supreme Perfection. Ayan, may onting logo dyan. Ayan, kita-kita. Decals nya napakasimple hanggang dito. Okay. Sa down tube nya naman, hindi siya tubular. May pagka-triangular na may pagka-square. Apakagulo mo. So, ICR niya, dito dumaan, isa, meron din, syempre dito. Pero, ito is para sa brake set mo, nasa labas. Okay? Sa labas yung sa brake set mo. So, wala tong FD kasi to naka-1x to. So, dito, sa down tube niya, nakalagay Betta yung kanyang branding. All goods na all goods, maayos naman. Then, naka-matte black nga pala to mga spikitik. So, hindi to glossy. So, malamang kitang-kita nyo na dyan sa end nyo. Battle cage nya, lalagyan na nya, isa lang. And, maliit ang clearance. Siyempre, dahil ito is 15.5. So, 27.5 nga pala tong frame na binabike check natin. 27.5. Size nya is 15.5. Alright, aluminum alloy na nga rin pala to. Okay, so dito dumaan yung kanyang RD na cable. Dito lumabas, dito dumaan sa kanyang seat stay, hindi sa ilalim. So dito mo makikita yung difference ng mga bikes. Kasi yung iba dito talaga dumadaan. Okay, sa chain stay nya, visible yung kanyang bike skin. 27.5. Ayan, kitang-kita, tail. So, double tail. Ayan. So, naka-two-tone nga pala to, black and red. Okay? So, dito, kitang-kita yung kanyang welding. All goods na all goods yan. Kailangan visible yung mga ganyan. For integrity-wise. So, kailangan kitang-kita mo yung integrity ng bike na binibili mo. Alright? MX-10. Nasensa to, mga smigitik. MX-10, 10-speed to. Siyempre, MX-10 yun eh. Alright. So, 11x40T ang ginamit sa kanyang sprocket. So, pagdating nga pala sa kanyang kadena, i-stack power na rin yung ginamit. By the way, tires na ginamit sa kanya is 27.5 na compass. 27.5x2.10 naman yung lapad nito. Ito yung knobs niya. Ayan, pero para sa experience ko kay Compass, medyo may kakunatan siya dahil sa knobs niya. Yun lang na experience ko kasi ito yung ginamit ko dati sa Sunfit ko. Natest ko na siya, medyo may kakunatan lang siya. So, siguro, laspagin mo na lang muna to. In the future, bumili ka ng mga matitinong tires na fast rolling kung hindi ka naman nagtitrails. Alright? So, rims na ginamit sa kanya, Betta na rin ang ginamit sa kanya. Ayan, kitang-kita. By the way, brake set na ginamit sa kanya is Logan na din. Okay, hydraulic na yan. QR ang ginamit sa kanya, 160 ang ginamit sa kanyang rotors. Alright, so mapunta naman tayo sa kanyang saddle. Saddle niya, Betta na rin ang ginamit. Then, ito na lang siguro yung mga papalitan mo. Ito. Sa seat post niya, ito kailangan mo palitan dyan. Yung saddle mismo, okay lang yan kung hindi pala spag. Pero para sa akin, ito yung mga dapat mo palitan. Okay? Check natin kung alloy or bakal ang kanyang seat post. So, upon checking, dumikit yung magnet natin. Ito is bakal pa. Okay? Ito yung mga pedals na ginamit sa kanya. Pagdating naman dito is naka-ball bearing pa yan. All goods na all goods pa rin naman to. Laspagin mo na lang. Yan yung mga kailangan mong
tignan. Kasi ito, mabilis madurog to. Okay. By the way, nakalimutan ko nga pala, pagdating nga pala sa kanyang seat tube, meron na ditong gasset. Yan yung mga importanteng-importante na dapat mong tinitignan sa mga bisikleta. Lalong-lalo na kung medyo may pagka-loko ka. Kung ikaw ay nagte-trail na hindi naman talaga pang trail, syempre may mga matitigas ang ulo, eh, para sa inyo to. Tsaka para sa mga tinataasan yung seat post na hindi naman dapat isagad, eh, sinasaktan mo lang yung sarili mo. May tamang paggamit ng seat post, lalong-lalo na sa height nito. Kasi pag sobrang tuping-tupi yung tuhod mo, sobrang baba naman ang seat post mo. Pag sobrang banat naman ang hita mo or tuhod mo, sasakit yung likod ng tuhod mo. So dapat saktong-sakto lang, check mo lalong-lalo na yung frame. Kailangan tugma sa'yo yung frame size na ginagamit mo. Okay, mapunta naman tayo sa kanyang headset. Headset niya, panigurado to is seal bearing na. Kasi ito, naka-tapered na to. Lahat ng mga naka-tapered, ano na yan, seal bearing na yan. Betta ang ginamit sa kanya na headset. Okay? Betta na rin ang ginamit sa kanyang stem. Yan, kitang-kita. Walang daya. 31.8 na ang clamping nito. So, may pagka-rise. And then, onting back sweep. Onting-onti lang naman. Ayan, kitang-kita. Then, itong reflector na to, ginagamit to para makita ka ng mga chicks. Okay? Para sa mga chicks niyan, para kitang-kita kayo sa daan. Okay? Pagdating naman sa kanyang fork, ito yung manual lockout niya. Yan. Gumagana naman. Preload niya. So, dito ka magtitimpla rin. Working naman yung preload niya. Okay. Yung fork na ito is hindi pa air fork ha. Kasi merong preload na nakalagay doon. Okay? So, ito is takpa ni Betta. Alright. So, check naman natin kung anong hubs yung ginamit dito. Kasi hindi ko nakita kanina eh. Solon ang ginamit sa kanyang hubs. Okay. Check naman natin kung 160 rin yung rotors na ginamit sa kanya sa harap. 160 din ang ginamit sa kanya. So, para sa akin, all goods na rin tong bike na to. So, pag-usapan na natin ang presyo nito. Alright. So, yun na mga spikitik. Si Betta Double Tail. Ito yung 27.5 nila. Okay? My inputs para sa bike na to is seat post niya, papalitan mo. Siyempre para sa clamping niya. Kasi ito, nalolostred tong kanyang, yung clamping niya. So, yun na lang siguro yung mga dapat mong palitan dito. Para sa akin, MX-10, Sensa, all goods na yan. Nakas sprocket siya na 11x40T, naka-hydraulic na rin, naka-halotech ka na rin na chainring. All goods. And, nakalimutan ko nga i-check yung handlebar niya. Oh, okay, yung handlebar niya, all goods na rin. Dahil alloy na rin yung handlebar niya, mga spikiti. So, bago ko sabihin, yung presyo nga pala na ito, don't forget to like, comment, and subscribe. Spikitik the Explorer lang. Sa TikTok, Facebook page, and syempre dito na rin. Subscribe mo na rin yan, mga Spikitik. So, magkano nga pala to? Si Betta Double Tail. Eto na siya. 12,800 siya dito kay Budgets by Kawit. Okay? Ilalagay ko nga rin pala yung address nila para dito sa branch nila dito sa Kawit. And ilalagay ko na rin yung link ng Shoppee nila para ma-order nyo na rin to. Meron kasi silang Shoppee eh. Okay? Kung medyo malayo-layo ka, nasa Manila ka, Visayas, Mindanao, pwedeng-pwede mo siyang orderin sa Shoppee page nila. Okay? So, hindi ka na mamumroblema. Hindi mo na kailangan pumunta pa dito. Okay? So, ayun mga Spikitik, follow nyo na nga rin pala sila sa Facebook page nila, Budgets by Kawit. Lang naman ang page nila para maging updated kayo sa mga bikes na nilalabas nila dito sa branch nila. Alright, this is yours, Brigitte the Explorer. Maraming salamat. Ciao!